firewalls. Now, servers, ito na yung last na end device na didiscuss natin dahil masyadong maraming endpoints eh, that we can discuss. Pero, hanggang dito na lang muna tayo. Okay. So, servers, ang trabaho ng server is to host data and applications. Usually, sa isang computer network, we don't really store data sa mga computers. We store them in devices called servers. Kasi itong mga servers na to are high-capacity computers that can store large amounts of data and can run multiple applications at the same time. Okay. Kung yung computer mo ay limited sa isang 8 gig na RAM, usually, itong mga servers na to has 64, 128, or 256 gig RAM. Tapos, ang storage capacity niya is nasa around 60 to 100 terabytes. Kasi bawat, makikita nyo dito, bawat slot na to is a hard drive. Okay? Either 1 tera, 2 tera, 5 tera, 8 tera. Depende sa binili nyong hard drive. So, okay? it can be as small as this one size niya to, or it can be as big as this server. Okay. So, ang trabaho ng server is it hosts your data and applications. So, specialized computers sila. Okay, that usually has a very powerful processor, a very powerful memory, and a very powerful storage capacity. And usually, yung servers natin, dine-deploy natin yan with a specific function in mind. Ano ibig sabihin nito? Mapapansin nyo dito sa baba, meron tayong tatlong labels. Actually, pare-parehas to na servers. Pero makita nyo, yung icon sa tabi niya is iba-iba. So, ito, makita nyo, this is a server, pero it's more used for databases. Okay? Ito naman is a server, pero ang icon sa baba is more into web hosting. Okay? Or web pages ang sinaserve niya. And itong server na to, makita nyo yung icon sa baba, parang maraming folders, it's used for data storage. Okay, so may server tayo for databases, may server tayo for web application or websites, or may service tayo for storing files ng mga employees natin. Okay, so yan yung mga servers. So, majority of the servers ngayon na ginagamit sa isang workplace or sa industry is either running Windows or Linux. Mamimili ka sa dalawang flavor na yan. Either yung server mo will run Windows or your server mo will run Linux. Okay, so that is yung end devices natin.